mga kananay, welcome back to my channel and it's me, your nanny cute, your Filipina homemaker. And today's vlog, so pag-uusapan natin ngayon ang homemaking. Isa sa mga homemaking natin ngayon is itong ref na to. Magde-deep cleaning tayo ngayon yan kasi dumating na yung grocery ko last Monday. And sa monthly grocery, guys, siguro mag-haul na rin ako. A little bit haul na rin dito. So, hindi to about monthly grocery haul. It's all about this one. So, mapakita ko sa inyo yung laman nito. At saka, para na rin ma-share ko sa inyo how I organize things and paano ko... kasi ako hindi ko na siya yung wina-wash out. Siguro yung parang wina-wipe ko na lang siya with the... gusto ko sana yung natural or yung organic, pero siguro in the future plan. Pero for now, it's just kind of soap saka a little bit of Clorox or Zonrox man tawag sa ating lihiya, kumbaga dito sa amin. So, yun lang yung paninis ko nito so that it will be fresh and clean sa loob kasi once in a month ko lang siya nililinis. So, yun lang kasi tayo, siyempre tayong mga nanay, ang isa sa mga importante sa atin is yung makakatipid tayo or makakapagbawas ng oras kasi sobrang busy ko. Katulad ko, I have job, I have business, I have kids, I have home, and I have ministry na talagang kumbaga in-organize ko yung time ko. So tara, samahan niyo ako. So currently, guys, nandito sa kitchen. So kukuha ko ngayon ng isang damp cloth or pasahan. At saka hugasan ko ito ng sabon at saka ng lihiya para yun na lang yung ipanglilinis ko dito sa ref natin. So, if nanonood tayo ng mga vlog ko, so lagi ako nag-start from top to bottom para yung dust and dirty niya ng taas, hindi na maano pa dito sa baba. So, aalisin ko muna siya one by one and then saka ko iwa-wipe lang yung damp cloth and then, yan na. So, continuous na lang siya. Dun sa taas, nilagay ko yung mga yogurt saka yung mga juices nila Emel kasi dun parang pinaka parang malamig area, malamig na area. So dun ko siya nilalagay. So yeah, patulad yung mga ito yogurt na batido or yakult, para sa akin para siyang yakult yun, yakult. So ito siya. So ginagamit ko na rin So, ginagamit ko na rin itong time na to para mag-refill. So, kasi tayong mga nanay, kailangan mataya. Kumbaga, yung oras natin, kung kailangan natin much pang mapadali at saka mapa-easy access sa atin, gagawin natin yun, di ba? Para mag-refill tayo. So, dito lang tayo sa pang-ibaba. So, okay na finish na yung top natin. So, baba ko itong mga nasan dito. Dito kasi sa baba, nilalagay ko dito is yung mga tawag dito. Yan, yung mga ulam or kahit as yung mga gawang ulam naman dito sa baba sa third floor. So, tara gawin na natin. So, dito lang tayo sa pinaka-bottom. Papakita ko sa inyo na yung final touch ko. So, dito na ako sa pinakababa. Ito, at i-explain ko rin sa inyo yung paano ko ginagawa. Ano, kasi mahirap pala mag-vlog ng yung ang tawag ito, yung nakaharap sa inyo. Anyway, may na lang.
So ayan na siya. So ito yung pinaka final touch ko. Pero ito, dito na lang ako maglilinis. So nakita nyo yan. Yan. So dito, sasabunan ko siya. Kasi ito yung pinaka bottom. Yung napaka dirty. Tara, gawin natin. So makita nyo dito sa first drawer, mga lockboxes yung nilalagay ko. Yan. Yung lapis ng keso, ganyan. Ayan, ganyan siya dumihiyay. So, hindi na natin tutuwa. Ito talaga lalabhan natin. O, ugasan natin. So, dumihiyay na. So, ito yung mga, yan, mga ham. Ito yung lalagay ko. Yan, mga hotdog. And we're done! So actually not done kasi kailangan ko pang i-arrange yung nasa freezer. But for now, ito muna kasi it's almost 11 na ba? Yeah, 11 in the midnight. So papahato ko sa inyo yung final touch nitong ginawa natin. So mga kananay, it is only for inspiration lang kung paano ako mag-ayos ng aking ref. So this one, sabi ko sa inyo, this is the upper part. Yan, mga yogurt nila. Mahili kasi sila, eman, juice, batido de chocolate. At yun parang chocolate thing sa atin. Tapos yogurt, tapos gelatin to. And then yung mga yogurt nila for school. Ito, ano na to, sweets nito. Nabili niya sa Chinese. Dito sa second part, yan, separated siya. Dito pag may mga karne ako, dito ko yung nalagay. Ito yung mga sauce ko. Dito yung mga ketchup na naiipon ko sa burger. Kanyan dito ko. Eh, kasi naubos na dahil nawalan ako ng ketchup. So naubos ko siya. Yan yung mga yan. Yung mga sauces na from Burger King, McDo. Yan. So dito naman yan. Ganun din. Mga yan. Mga krema, panluto, ganyan, etc. Tapos, sa mga botella dito. And then, dito yung mga naiwan na mga leftover yan. So, ito. It this one. Grabe. Ito, sobrang sarap. Ito is, creme de leche. Yan, ni Mommy Esther. Shoutout po. Sa mga bread na pang-school din, baon. Tapos, ito yung pinaka-trick ko. Para hindi ako masiraan ng gulay. Yan. Nilagay ko siya sa second to the bottom. Yan. Saka parang niti siyang tingnan. So, ito yung mga gulay ko to. And this one is fruits. Yan. Pero pwede ko rin siya i-mix. Basta dito yung mga fresh. Tapos dito kung ano rin pwede ko mailagay na wala na sa lalagyan. But this one, I put it here. Yan. So, this one, yan. Sabi ko sa inyo, dito yung mga lactose ko. At dito yung mga tuyo. At saka yung mga karne. Na pang baon-baon din ng mga bata. And this one, sa part na to, ito is salted egg, tapos mga facial mask. Ito, snack, ano din nila, mga candies, yan. Basta snack area to. Then this one, yung mga bottles ko. And yan, this one, mga milk. So, yun lang yung ating pagkiklining ng ating ref. So, ito yung ating labas. So, ito yung sa school nila. Everyday ito yung dapat baunin. Dito yung kinagandaan dito, guys. Yan, halimbawa, Lunes. Yan, ito dapat yung dadalhin nilang baon. Martes. Tapos, ang kinabaguhan lang ngayong taon na to, every day, kailangan may foods. For example, ito, sandwich lang siya. Pero kailangan may kasama siyang foods. So, yun ang kinagandahan lang dito. Pag fruits naman, siyempre hindi na. Pero pag dito, yan. So, yun, ganyan kagandahan dito. Tapos dito, yun, nilalay ko yung aking meal plan. Yan. So, dito, mga something, ano lang siya. Mga bigay-bigay, okay, mga napuntahan din namin. Pero ayoko kasi na lang ganito. Masyadong cluttered. And then, this one. May timer. Yan. Pero salamat po sa mga nagbibigay. Kato dito sa Valencia. Hindi pa ako nakapunta dyan. Pero, yeah, binigyan ako. Yan. Katulad dito si Billy, Barcelona, hindi po ako nakapunta. Dito sa Italy, nampoko. Portugal, yan, nakapunta na ako dyan. Gran Canaria, nampoko. London, mas na. Hindi po ako nakapunta. Pero salamat po. Yan. So, yan yung ating first part. Saka ito, yan. Papalitan ko na rin ito. And lastly, dito sa ating
freezer. Ta-daan! Actually, random stuff pa siya. Para pa siyang magulo. Hindi ko alam kung paano ko siya kasi marami pa siyang laban. So, tingin kasi naabutan ako nung ating grocery. Siguro next month ko na lang to ipapakita sa inyo. So guys, so, bago natin tapusin itong vlog, so yung sinabi ko na meron din tayong quick grocery haul for now. And bago yun, coffee muna tayo, coffee break. So, kikwit ko lang yung nandito sa harapan ko, yung mga few na natira. Sinapansin nyo naman, almost puno na yung nasa ref. Galing din yun sa mga grocery ko kahapon. So, ngayon, ito lang yung manandito. So, ito. So, syempre, di mawawala yung ating mga ibon. Pagkain nila. Tapos, bumili din ako ng 3 pieces na kitchen paper. So, nagtipid ako. Imbes na yung malaking roll na 3 euro. Ito muna for now. Yan. Tapos, honey. Kasi nga, nagsasalabat ulit muli kami. Kasi pa-winter na, so we need na ulit ng salabat. Bumili din ako ng ito, crema de cacao. Parang siyang Nutella, pero ano siya, chocolate spread. So, mga sa atin. And also, dahil nga pa-winter na, so ayan na naman po tayo sa mga lamig-lamig, sa mga kate-kate. So, ayan, bumili na ulit itong ginger propolis. Zero sugar na candy kapag biglang nasa meal or something. So, ayan. So, ito yung ating panglaban doon. Siyempre, sa trabaho, dali ako nakapag-brush ng teeth. Kapag cute brush, so, ayan. So, sometimes, I need this para yung breath ko okay pa. So, I have ketchup also. Kasi, yun nga, nakita, napansin nyo naman, naubusan na ako ng ketchup. Yung mga, alam nyo, pag kumakain ka sa McDo or Burger King ng mga sachet, inuwi ko talaga yun kasi in case of emergency at yun na nga, sa puno na yun, nawalan dahil dito. So, hindi kasi ako bumibili na ng isa sa mga ginagawa ko ngayon as long as hanggat hindi pwedeng makapag family. Halimbawa yun, katulong mga ketchup or ano, hindi ko siya bibilihin. Bibiling ko lang tayo pag necessary na. So, yun yung mga ginagawa ko ngayon. And then, also, ito, mag-extra ako ng bag. Bulsa di basura. Garbage bag. Yan, talaga nag-isip. Yan. So, meron din ako itong thin. Ito ha, thin spaghetti. Kasi mas masarap siya kasi normal na spaghetti. So, I bought 1 kilo na. No, siguro naman din na ito pang isang buwan, diba? Lubat yung aking ano, yung aking ilaw. Tapos, bumili rin ako for Eman to. Ba itong ating yan, itong sponge a vegetal. At bumili rin ako ng yan, coffee, of course, di mawawala, kape. Classic. At kay tatay, isang kape na cereals. Hindi siya coffee ha. Parang toasted cereal siya. Pero lasang coffee. So, ito yung parang kumpaka sa alternative pag halimbawang gusto mong magkape pero bawal ka ng kape. Ayan. Cereals. Okay. Tapos, bumili rin ako ng syempre di mawawala ang ating macaron. Na pang macaroni soup. Paborito lang yun. Pa-winter na. And ito, isa sa mga binili ko. Ito na pamahal sa bilihin ko talaga. Every, siguro 2 to 4 months yata ako bumibili ng ganito. Yung Colacao na nasa box na laging may free. So, last time yung free ko, ewan ko na vlog ko yon, yung free ko is Trilodin na pang, yung parang pang side clock siya. Yung maliit lang na pang table side clock lang. So this time naman nabili ko, ito naman rin yung free nila is yung relo. Yan smart watch. So yeah, let's see, tingnan natin kung ano yan. Unbox tayo itong Colacao kung ano yung smart watch niya. Unbox tayo.
lang talaga rin. So yun lang yung mga ano, mga papakita ko sa inyo, quick lang talaga siya. Tapos ito, ay palmeritas, cookies. Ako ko bakit bumili ako nito, gagawin naman ako ng cookies. Yan ito, paborito, croissant, pero yung orno siya, hindi yung nabibili. Yan ito, pandeleche, burger, yan, burger, bumili ako ng burger. Tapos ito yung crepes na chocolate, yan, mga pang snacks ng mga bata. Then cookies, hindi mawawala. Then next, itatay. So, yung iba, inilagay ko na doon sa lalagyan. So, blessed lang ako kasi nandito ngayon sila, Meep. So, at least kahit paano na-lesson din yung aking mga grocery. Kasi last month, tumabot ako ng 200, ngayon 150 na lang. So, yan, isa yung sa mga nakatipid din ako. But still, mas maganda kasi, mas, tawag ito, masaya ako pag marami. Ayan. Yun, so ito lang guys yung ating vlog. So I end this vlog. So maraming salamat po muli sa pagsama sa akin, sa aking pag-homemaking. So hope na may natutunan kayo sa vlog na to. At kung nagustuhan nyo rin ang vlog na to, please subscribe to my channel and like na rin nyo rin po itong ating video. At sa mga susunod na araw, yan, papakita ko rin sa iyo. Marami pang homemaking tips, hacks sa pag-homemaking. So maraming salamat po and nawa ay mabless kayo sa channel kong ito. Bye-bye! Love you!